Welcome back guys. Ngayon magbibigay tayo ng update regarding kay Lbfinance. Madami din kasi ako nakikita ang post ngayon sa Facebook na bagong launch na naman na platform. Ito 4 hours ago. Today is November 17. At ibibigay ko din sa inyo yung iba pang site na wala na at iba pang nagpe-payout pa naman. At sa mga bago nga pala na mapupunta sa channel na to, ugaliin yung i-search yung latest video. Kasi baka ang mapanood mo is yung mga previous video, wala na pala yung mga investment site na yon. Tapos nag-invest ka, yari ka. Kagaya nito, si Bitmains. Ito is open pa yung website, pero 2 days, hindi na sila nagpipay. So refrain from doing any activities dito. Kasi yung mga previous video is maaaring obsolete na talaga. Kaya yung iba pa nagtatrade dito, naghahalap ng review kay Bitmains, wala na. So balik tayo dito. Ang dami din nagpo-post. Siya din. Puro siya si San All. Legit ba Lbfinance? Masasabi mong legit, ang payout, nagpe-payout pa sila hanggang ngayon. Pero yung website, kung scam ba, pare-pareho lang yan. Eventually, mawawala din yan. And bago tayo magpatuloy dito sa Lbfinance sa withdraw, kasi ang dami ko na din beses, pinila ko, naka 30 nga ako dito eh. 30 na to. Simula nung una, 31. Simula to, November 9. Pag-usapan muna natin yung legit kung was Lbfinance. Ito yung nakita ko sa Telegram nila. Ayan, ito Lbfinance official, which is ito yon. Ang sabi dito, sinave po talaga ito nung nakita ko. Sabi, Lods, yung LB sa info ng kaibigan ko at sariling boss niyang may-ari ng Big Bulls, Crocus, and Kiowa. Siya yung may-ari ng Big Bulls, Crocus at Kiowa. Yung Kiowa nga pala is may bagong site din. Ang tawag din is Qatar. Ito. Mayamena. Basta ito, ang review ko kanina, iisa siya ng Kiowa ka rin din. So, balik tayo. Ayan. Iisa daw. Yung LB sabi ng boss niya, magtatagal daw ito ng months, hindi raw katulad ng mga nauna. So, maaaring totoo ang sinabi nito. Tutmaring hype. Pero yung Crocus, di ba, ang bilis na wala. Napag-payout pa ako ng umaga, nung hapon, wala na. Kung i-check natin yung record, yung nag-payout sila. Ako nag-start dito yung November 9, ngayon yung 17, so 8 days. Nag-payout pa siya ng 8 days. Eh kung totoong kaabutin pa ito ng months, o di okay pa yan sa mga huling pumasok. Pero ito ay November 4 nag-umpisa. Kaabot siya ng months, supposedly dapat December 4 okay pa siya. Pero sabi ko nga, ito basahin nyo na sa ilalim, huwag magmadali sa pagdesisyon. Kapag may pagdududa, iwasang maglahad ng intensyong mamuhunan. Tapos, mas makabubuti na ipagpaliban, huwag na lamang mamuhunan kaysa malugi. Kasi kapag nagdadalawang isip ka, huwag mo ituloy. Anytime, pwede siyang mawala. Pwedeng bukas, pwedeng ngayon, pwede rin mismong mamaya. Kasi sa category na to, nakalampas na tayo sa 100% na risk. Yung nag-invest ka, naka-payout naman. And ito, tuloy-tuloy na siya. Madami na naka-ROI. So, ang tingin ko, yung risk nito is 70-80%. Ito is nakaraan 70-80% na. Baka nga ngayon, 92 na. Pero kung magtatagal siya within a month, so, kakategorize natin na 80% mahigit na yung risk nito. Kaya kayo, ang tabay. Always remember that your investment is someone else's liquidity. Sa ganitong site, kung sino yung huling pumapasok, siya yung nagpapapayout sa mga nauna. Wala naman tong products or services kagaya ng mga networking na may office, may product. Dapat 60-70% invest mo, babalik sa'yo good or products. Dito naman wala. Invite. Ito pa yung mga paying website pala before ako magpatuloy. Itong Bitmain wala na. Ship region, nakapayout pa ako ngayon. Si Ad Highwell, oo. Nakapayout ako. Si EWTP, okay pa. Si ito Cashbaka, oo. Nag-request din ako today. Wait ko na lang. Okay. Tapos si FIFA, nakapag-payout pa ako dito ngayon. Hindi ko lang muna i-log in. Basta ang pinaka-focus natin si Lbfinance. And ayan, naka 31 na ata ako dito nung nagsimula. Kumbaga ROI na at hindi ko na i-DDR pa na mag-double-double investment. Basta kung anong inilagay ko, yun na yun.
Eh, kasi yun, kaya naman iba nagtitake talaga ng risk. Sanay sila sa mga ganitong uri ng ano, website. Inaabangan talaga nila yan. Ito, malakasin mag-payout itong si Sana all na to. Huwag nyo lagyan ng legit investment and pwede nyo lagyan ng fast withdraw. Pero yung legit investment, legit naman nag-payout ngayon pa. Pero yung site, hindi naman talaga siya legit. Kasi sabi nga dito sa ano message eh, ano eh, magtatagal pa daw ng months. Baka nga month lang to eh. Eh, kung tutusin, wala pa namang months. Kaya be careful palagi. So ngayong araw, November 17, paying pa siya. Basta ako, nag-withdraw, basta ma-hit ko yung target na 100 dito. Saan ba yun? Pansin nyo dito, may mga 104. Sa pagkakapatak na 100, kuha ko na lang kuha. Kaysa naman ipunin ko pa, tapos wala na. Magaling pay, kinuha ko na. May mga bonus pa pala sila sa Telegram. Di na ako nakakapunta dito eh. When this site start 11, hindi siya ano 11/7. November 7 hindi po siya nag-start na November 7 to sabi ng admin. Nag-start siya November 4 and inililista ko na yung mga DNS ngayon, yung mga server IP para kapag may katulad na server IP, ibig sabihin same sila ng ano ng gumawa ng website, same sila ng owner, same sila ng admin. Medyo madami to, kaya medyo tatrabahuhin natin since yun naman ang ginagawa natin ngayon. And syempre, bago pa lang naman siya. The domain name is very recent, less than 6 months, wala pa nga isang buwan. The owner of the domain is hidden. Okay, madalas naman talaga sa ganito is hidden and short life expectancy. So syempre, 1 year lang lagi at ang kinamit nila is GoDaddy naman. Okay naman ang GoDaddy. Kaysa yung name chip. Kasi sobrang mura ng domain doon. Eh di sa GoDaddy naman is okay pa naman yung ano. Yung binibili nilang domain dito sa GoDaddy. Dito lang talaga tagilid. November, ano pa to? Wala na yan. Ito yung bago talaga yung ship region ngayon. Yan. Basta other than sa mga na-review natin, ang hindi nang wala na talaga is itong si Bitmain. So running ngayon na. Eto, wait lang, wait. Ayan. Get your exclusive link and refer friends to Kiwake rin. So, yan. Hindi in-edit na admin. Itong sa Qatar. And sabi dito, may isa daw may-ari ng Big Bulls, Crocos, and Kiowa. Ang pinagtaang papatagalin daw nila itong si Lbfinance. Tingin ko is mag-iipon sila ng maraming funds. Saka sila mawawala. So, ayun. Beat the system. Protect your investment. And yun lang. I'm out.